Hi guys, and welcome back to my channel! For today, ang vlog ko is my Japan haul. And this is special. I know it's different from what you've seen me do sa mga vlogs ko na mga mommy tips. Pero this one is very special kasi ito ang katas ng aking kinikita dito sa YouTube. Yes! Yes! Kaya naman, excited ako i-share sa inyo. And this is in no way na parang pagyayabang. Gusto ko lang ipakita kasi natutuwa ako eh. Pagka ako nakakanood ako ng mga haul videos, alam mo yung natutuwa ako kasi parang lang sila nag-a-unbox. Tapos alam mo yung nakaka-excite makita kung ano ba yung mga binili nila, di ba? So, umpisa na natin agad-agad para matapos na kasi guys, medyo madami to. As in, nakakaloka, hindi ko din alam. Guys, nag-excess baggage na ako, napa-extra bayad pa ako pagdating sa airport. Pero sabi ko nga, hindi naman kami madalas nag-Japan. So, bilhin mo na yung mga nakikita mo na magandang produkto, di ba? At antayin nyo pala hanggang sa dulo ng video na to kasi meron akong surprise sa inyo. Ayan, simulan na natin. So, nagpunta kami ng GOTEMBA. Ang GOTEMBA is yung parang sikat na outlet doon sa Japan. Mura kasi doon yung mga parang luxury items or semi-luxury items. At nakabili ako sa Michael Kors nitong parang small pouch na to na parang makeup kit siya. O diba ang ganda? Next, medyo napa-splurge ako sa Coach kasi mura din siya. So, napabili ako nitong sling bag na to. Yan. Periwinkle color. Yan, oh. Ganyan. Sling bag. So, susuot mong ganyan. So, yan. Meron akong ganitong wallet, pero single zip lang. So, bumili ako nitong Coach na double zip na wallet. Na yung parang kasi uso siya, di ba? Yung parang wristlet lang. Nandito yung pera mo, nandito yung cards mo, tapos nandito din yung pwedeng cellphone mo, kasha dito. Ngayon, bumili ako ng tatlo. Iba-ibang kulay. Ayan, yung isa brown, yung isa itong white, tapos yung isa black siya. And then yung last na binili ko sa Coach, uso din siya ngayon. Ilalabas ko na lahat para isahan na lang makita. Is itong very small na parang card wallet. Yung pwede siyang pera, tapos lagyan mo din ng cards. Ayan o, sa likod, parang dyan mo lalagay yung cards. Tapos may zipper for coins, money. And meron din siyang, yung ganito, pwede mo isabit. Tapos sa loob guys, lahat ng Coach na binili ko, meron siya nitong care instruction. So baka sabihin nyo, ano ba naman tong nanay na to? Hindi wise, napakagastos. Bili ng bili. Guys, itong mga binili ko na to na Coach, actually, is pangbenta. Oo guys, alam nyo ako, masasabi ko, very wise ako na mami. Syempre guys, i-take natin yung opportunity na nasa ibang lugar tayo at may mga bagay na mas sobrang mura kumpara dito sa Pilipinas na pwede nating maibenta at mapagkakitaan. O diba, wise mami. Yan. At kung kayo, may mga nagustuhan kayo din sa mga pinakita ko sa inyo sa Coach, mag-comment lang kayo or mag-message lang kayo sa akin sa Instagram ko. Okay, so dahil nasabi ko na yung mga ibang gamit na para pang benta siya actually, kaya ako siya binili, pumunta naman tayo sa iba pang items na binili namin. Okay, so first, ayan, bumili ako nitong macadamia chocolate. Ito, pasalubong ko to sa mother-in-law ko. So yan, bumili ako ng lima. Ang ito naman, oh diba, Diyos ko, pati kape binili ni Ma'am Shi. Bumili ako ng UCC coffee. Para naman sa father-in-law ko. This one, sobrang mura doon. 200 pesos lang, di ba? I think dito sa atin, parang hanggang 400 to 500 siya. And then, ito naman, bumili lang ako nitong Pocky ba yan? O Pocky? Pocky? Bumili ako ng Pocky na green tea or matcha ba yan? Kasi may nagpabili. And then, ito din, ito, sikat na sikat to na chocolate sa kanila. May maliit na version nito, mamaya papakita ko sa inyo. Nagpabili din siya. Tapos yung asawa ko, nagbili lang ng isang KitKat na strawberry. Kasi guys, antayin nyo. Akala nyo ito lang yung KitKat na binili ko. Hindi. Antayin nyo, ito lang yung flavor na strawberry. Sikat to eh na yung chichirya na para medyo salty siya. Para siyang Rice Krispies or Rice Crackers. Itong mga nauusong candy na to.
na hindi ko alam, sa halos lahat ng vlog na napanood ko, ang daming bumibili nito, hindi ko alam kung ano ba. Kaya, ang gagawin natin ay, tikman natin siya, ang itsura niya, parang grapes. Para lang siyang maasim na gummy bear. Tapos, yung isa pang binili ko, ito, sobrang, hindi na ako madami nag-uwi nito, pero kasi, pinauwi nung asawa ko, kaya nag-uwi na lang din ako. Itong cup noodles ng, alam ko, nihisin to, na seafood flavor. Hindi natin makakalimutan bumili ng Ichiran ramen. Okay. So, ito is baligdad. So, ito is baligdad. Ayan. Ang laman daw nito sa isang box ay 5. Tapos, hindi siya instant eh. Technically, hindi siya instant kagaya ng mga cup noodles. Kasi, pag makita mo sa instruction dito sa likod, ayan siya oh. Kumbaga, parang lulutuin mo din siya, lalagay mo yung mga seasonings. Bumili din ang aking ama ng kape. Ito, yung brand na to, Dotor ata to. Parang sikat na brand siya sa Japan. Parang meron silang coffee shop. So, since masarap yung coffee nila, tinry na rin namin. Ito is face mask siya. Ayan, kung makikita mo, diba? Face mask. Maganda daw to gamitin pag nasa airplane ka. Kasi syempre, pag nasa airplane ka, very limited ang oxygen. So, na-hydrate ka nito. Tapos, pag pumunta kayo ng Japan, ito, i-try nyo din. Ang pangalan niya ay Cheeza. Para siyang cheese crackers na masarap kasi para talagang real cheese yung kinakain mo. So, may flavor. Ito, alam ko, is cheddar cheese. And then, ito is... Diyos ko, yung mahirap na pangalan ng cheese. Basta ganon. Bumili lang din ako nitong, nakita nyo, sa Japan, medyo madali mo siya mag-gets kahit di ka nakakaintindi ng Japanese. Kasi pag nakita mo yung picture, alam mo na na, ah, okay, para siya sa paa, ganyan. Pero ang maganda dito, di ba makikita mo, na, ganyan nakalagay sa paa. Nakita ko to sa isang vlog, na parang pag nilagay mo daw sa ilalim ng paa mo, parang kukunin niya yung mga toxins. So parang from this one, magiging ganito, ibig sabihin medyo madumi yung laman ng katawan mo. Ito is I think, ano ba to, aloe vera or mint, and then itong isa is lavender. And then next is of course, ito. May nahanap din ako. Alam nyo guys, huwag nyo ako i-judge na parang ano ba yun, wala man lang siyang pasalubong sa anak niya. Nakabili naman ako ng items for my baby. Pero kasi guys, medyo mahirap lang din talagang mag-uwi para sa anak mo. Lalo yung anak mo eh mabilis lumaki. So ito may nakita ako. Oh, mosquito patch. Kasi guys, usong-uso to. Pero di naman dahil sa uso, eh nakiuso na ako. Gusto ko din siya kasi parang simple lang siya. Pero alam mo yung may dating siya. So bumili lang ako nitong champion shirt na na white. Ayan, na meron lang parang letter C dito and nakalagay dito na champion. Next item is ito. Bumili ako nitong Kit Kat na chocolate. Ako guys, hindi ako mahilig sa ibang flavor kasi na-try ko na siya before at di ko siya gusto. This one, alam nyo kung magkano lang to. Parang nasa 80 or 90 pesos lang siya. O diba? Not bad. So yan, pampasalubong. And then ang next is itong Calbi na chichirya na napapanood ko, eh masarap daw. So itry natin. So hindi ko alam kung masarap yon pero ito, yan. Ito, nagpabili ang aking kapatid ng Meiji Collagen Powder Drink. Ito, sikat din to pag nanonood kayo ng vlogs. Maraming gumagamit nito. So, nagpabili siya. Ito, guys, I'm sure nakita nyo na to. Ito ang sikat na chocolate sa Japan. As in, pag pumupunta ka doon, ito ang madalas inuwi. Kasi bukod sa masarap siya, sobrang mura niya. Although, I have a trivia for you. Nung unang araw na pagdating namin ng Japan, nag-check agad ako nito sa Don Quixote. Parang ang pagka-check ko pa nga is basta lalabas siya na 50 pesos sa pera natin. Naglalakad kami at nakita namin nga tong sa grocery na to or sa convenience store na to, nakita ko parang 78 lang siya. So that's 44, di ba? Ano? Ay, ano ba yan? 78, that's OMG, 39? Oo, 39. 39 pesos lang, di ba? Bumili ako ng 10 na ganito at 40 pesos. So, ilagay natin sa supot para lang ma-appreciate nyo. Ayan siya, di ba? Yung kapatid ko, bumili siya ng 13. Oh guys, di ba kung makita nyo, talagang sikat siya. Binibili siya ng mga tao. Yan.
Ito yung akin, ito yung isang kapatid ko. Pag pumunta kayo ng Harajuku, an area which is very near Shibuya, may makikita kayong isa pang nagtitinda doon. Ngayon, nagulat ako, alam niyo kung magkano ang presyo sa kanila nito? 58 yen. So that's 29 pesos. O diba, sobrang mura. Pero yun nga lang, limited lang yung pwedeng bilhin mo. Kumbaga, 10 pieces lang per person. Pero kung di ka naman nila matatandaan, diba, edi bumalik-balikan na lang. So guys, bumili pa ulit yung kuya ko. At ako din, syempre, bumili din ako ng akin. 10 pieces. Nakita nyo guys, kung gaano kasikat tong chocolate na to. Ganyan siya. Ganyan yung mga binili namin. And then, bumili lang kami ng Pakina Almond. And meron pa pala dito ang tatlong KitKat na ganito. Guys, sobrang mura kasi talaga ng chocolate doon. And, I mean, matagal naman ang expiration niya. Parang late 2020 pa. And for sure, hindi siya aabot ng ganun katagal. At mauubos din siya. Bukod sa mga binili namin na food items, napag-grocery din kami. So, ang binili namin sa grocery is itong SNB na wasabi. Ayan, mahilig kasi kami mag-salmon sashimi. Anyway, di naman siya mabilis mag-expire. And actually, ang isang gamit namin, siguro tatlong gamitan lang ubus na to kasi ganun kami kalakas mag-wasabi. And then, ito naman is ang Kikkoman soy sauce. May kinainan kasi kami dun guys na sushi place na yung sauce nila is parang ganito. And ang sarap ng soy sauce as in. So bumili kami ng dalawa lang. And then, ito guys, patatawa kayo. Nakita ko to, Q-Pie. Ayan o. Guys, alam nyo ba kung magkano to? 75 yen. So I think nasa 30... Ayan na naman. Bakit ba hindi nagsasakto na 70 lang para madali i-divide sa 2? Basta yon 75 yen. So, bumili ako ng dalawa. Kasi, sobrang favorito ng asawa ko. At pag nakikita niya dito sa atin, sobrang nanghihinayang siyang bumili. Kasi ang mahal. Parang yung ganito kaliit, parang around 150 to 200. Sobrang mahal, di ba? Nakakita ako nung malaki. So ito, alam nyo ba kung magkano lang to? In peso na lang. I think nasa 200 pesos lang yung ganito kalaki. Eh pag pumunta ka ng grocery natin, ang ganito is parang nasa, kung di ako nagkakamali, 400 to 600, ganun siya kamahal. So, dahil ang asawa ko ay hindi nakasama, at favorite niya to, dahil ito yung pumunta kami ng grocery, parang nanghihinayang siyang bilhin, bumili ako ng madami. 3, 4, 5! Yan! So, aside doon sa mga nabili kong pagkain sa Don Quijote, ako ay namili din ng mga skincare products. Ayan. So, buksan natin ha. So, ito. Una, bumili ako nitong Chubaki na shampoo kasi kilala daw to sa kanila and sobrang okay daw nito. So bumili din ako ng kapartner niya na conditioner kasi I think guys, di pa ganun yun usually. Mas effective yung product pag parehong yung magka-partner yung bibili mo, so why not? So ito, hindi ko naman siya napapanood sa vlog kasi tinitina ko. Hindi ko siya napapanood sa vlog pero nung nakita ko na shiseido siya at guys, 100 pesos for this bottle, bumili na ako kasi I think pang moisturize siya. So, bumili ako ng dalawa. And then, I bought this eye mask na pagka natutulog ka daw sa gabi, para medyo may heat siya. Tapos, yung smell niya is lavender. And sobrang nakaka-relax daw. So, bumili ako. At nakikita ko sa vlog, sobrang okay daw to. And mura naman siya kasi for 12 pieces na eye mask, it's only 350 or 400 pesos. And then ito, hindi ko alam kasi nakikita ko yung, well, ito, hindi ko pala siya nakikita sa vlogs pero bago siya binili. Guys, kitang-kita, it's for back pain or shoulder pain. And guys, ito, kasi itong likod kong to, sobrang tagal na, siguro mag more than 6 months na masakit siya. So, I will try this heated pack na parang nilalagay sa likod and hopefully it works. So, bumili ako ng dalawa. And then, ito. Ito din is sikat na parang skin toner or conditioner sa face. Next is itong Gokujun na parang skin lotion din for the face. And very sikat din siya. And sana maganda siya. Kasi guys,
Wala na rin akong toner eh. Isa lang yung ginagamit kong product na toner, which is Celetec. Pero I want to try other toners or moisturizer kasi baka maganda siya sa face. And then, of course, the very famous Senka Perfect Whip na facial wash. Bumili lang din ako nitong Biore sunblock kasi na-try ko to sa friend ko, parang maganda siya, malamig siya, may cooling effect siya sa mukha, very light sa skin, kaya ito yung binili ko. And of course mas mura doon, hindi ko alam. Bumili ako nitong itong Shiseido na alam ko medicated powder. Ngayon for this pack very mura na siya, may laman na lima. So since bibigyan ko, so kukuha ko ng isa, 'di ba? Ayan siya. Kuha ko ng isa. Ngayon, yung isa bibigay ko naman dun sa sister-in-law ko. Tapos yung tatlo, I plan to sell it. O, 'di ba, guys? Syempre, 'di ba? Kailangan niya, sabi ko sa inyo, kailangan wise tayo. And then bumili lang ako nitong Heroin Make Long and Curl. This one is pangpasalubong din for my sister-in-law. And then ito, napanood ko sa recent vlogs nila Ray Herma, nila May Layug, na okay daw tong ano ba to, nose mint. Parang I think alam mo yung mga dito meron na yung Vicks inhaler ba yun, ganyan. So I think ito, it's similar but it's from Japan and I think it's very cold because as you can see, meron pa silang pa-mountain dyan na nagyayelo. So baka ganun siya kalamig. So bumili ko ng dalawa. Tapos ako, napabili din ako. Ito, nakikita ko din kasi to and sikat siya. It's DHC collagen capsules na parang for 60 days. Bumili ako ng dalawa kasi mura lang to eh. Pero sobrang sikat nito. Itong brand na to, sobrang sikat nito sa Japan. Bumili din ako ng press on nail. Ayan, bumili ako. So bakit? Kasi guys, alam nyo ako, pagka may mga, halimbawa, mga wedding, may mga event, tamad na tamad talaga ako magpa-nail polish kasi nahahassle ako. Alam mo yung bukod sa, di ba, ilang oras na nagtagal. Tapos parang masusugatan ka pa. Tapos parang after, minsan pagkakakalagay pa lang, ilang oras pa lang, may tanggal na, sira na. So bumili ako nitong, yan, press on nail. Ngayon, dahil ayoko naman na maging isang gamitan lang siya, 'di ba? Sayang naman kasi this is, guys, this is 500 pesos. Pero minake sure ko na magagamit ko siya ng sobrang tagal at maraming beses. Bumili ako nitong parang adhesive tape para ito yung ikakabit sa kuko para maikabit yung nails. So ang dami niya. Hindi ko maano, pero sobrang dami niya. At magagamit ko 'to ng maraming beses. And then guys, nakalimutan ko, may sumingit na naman na food. Ito guys, pagpunta kayo ng Japan, try nyo din to. Ito, hindi siya sobrang mainstream, hindi siya sobrang inuuwi ng karamihan kagaya ng chocolate na blue na nakita nyo at ng mga KitKat. Pero guys, pero guys, promise, try nyo to. Sobrang sarap nito, as in heaven. So, I bought 5. And then, syempre, meron na naman ako nakita. Huwag nyo na naman ako i-judge. Sabihin nyo, wala ka man lang uwi sa anak mo. Nauwihan ko siya nito! Sobrang cute! Di ba ang cute sandals? Tapos may 3 stars. And then, last na nabili ko pala sa Don Quijote is itong lycine na eye drops. Very sikat. May nagpabili lang. This one is para dun sa may mga contacts. And now, after my Don Quijote haul, punta na tayo ng Daiso. Okay, so guys, I know may Daiso dito, pero yung difference kasi, parang I think now sa Daiso, parang kundi 88, meron na sila mga price na 98. Sa Japan, guys, it's only 45 or 50 pesos. So, sobrang mura, ba? Diba? So, bumili ako ng mga items na nakabigat sa luggage. So, una, pag napanood ng mga kapatid ko, sabihin niya, kaya tayo nag-over baggage, kasi yung mga binili mo, pumili ako ng wipes. O, di ba? Kasi alam mo yung feeling na, syempre, di ko kasama yung anak ko. So, sabi ko, ay, parang gusto ko ng mga wipes for my baby. Ayan. So, pumili ako ng 3 wipes. Kasi yung pinakamura na nakita ko na wipes dito sa atin na medyo okay. Parang nasa 70 pesos. So, 20 pesos din yun. Pero, yung katumbas naman sa excess baggage. Pero still, okay lang. Kasi, pasalubo ko pa rin to for my baby and I'm so happy with this. Bumili ako nitong
scotch tape na may kasama extra tape and yung dispenser. Kasi naman, guys, diba? For 50 pesos. And kasi dito sa kwarto, gusto ko, meron akong tape. And then next, bumili din ako kasi sa Don Quixote, yung ganito, yung nilalagay sa paa, it's 100. Sa Daiso doon, it's only 50 pesos. So, yan bumili ako. Next naman is itong ball pens. Yan. Guys, Diyos ko, ang hilig ng asawa ko, ball pen. Sabi niya, bilan mo naman ako ng ball pen sa Japan. So, binilan ko siya ng 4 sa Daiso. I know, meron dito nun sa atin. Kala yung hiniling niya, hindi mo pa ba ibibigay? O, di ba? Napakababaw na nakaligayan ng asawa ko. Bumili din ako ng baby cotton buds. Okay, so, meron naman nito dito, di ba? Pero, gusto ko pa rin bumili para sa baby ko kasi para may pasalubong ko sa kanya. Bumili lang din kami sa GU. Okay, so yung GU, guys, is a very popular store in Japan na parang sister company ng Uniqlo pero way, way, way cheaper. Kaso, ang problema ko, guys, sa kanya, alam nyo kung ano, Diyos ko, yung mga damit, puro winter clothes. Parang sa lalaki, may isang rack lang doon na naligaw na parang souvenir na Tokyo shirt. So, yun nakabili ako. And then, di ba dito sa atin sa Uniqlo, pagka sale, doon sa dulo ng mga parang cabinet nila, dito sa may pinakadulo, may nandun yung mga sale items. May na-champuan akong isa doon sa GU, so nakabili ako. So, ano nabili ko? Ito, itong t-shirt na basic lang na parang medyo brownish pinkish yan. At alam nyo, sobrang mura. 319. Binili ko lang para sa brother-in-law ko pang pasalubong. Then ito, bumili lang si daddy na shirt all from Japan na design. Then this one also. Yan. Nakabili din ako sa Nike. Ito, it's for my baby. Socks. I also bought this Nike React na shoes. Ayan, mahilig kasi ako yung sa basic colors lang, guys, para madaling partneran. Actually, yung gusto ko talagang bilhin dapat white, kaso walang white. Pero good thing may black. And sobrang steel nito, guys. Sobrang mura as in. And so far, sa Nike na mga pang-forma na shoes, this is by far my favorite kasi ang sarap niya sa paa and ang ganda. Kasi lalo, guys, ha, ako, ang laki kasi ng paa ko. So ayoko ng mga shape na parang pabilog or pataba. Kasi lalo magmumukhang malaki yung paa ko, di ba? Kaya ang gusto ko yung mga patulis. And this one, ang ganda niya sa paa, guys. Then ito, guys, nakakatawa. Hindi ko siya binili sa Japan. Inuwi ko siya from Japan kasi nagstay kami sa hotel. Siyempre sa hotel, di ba? Nagpabalik ng tissue. Inuwi ko yung mga tissue na sobra. Hello, sayang! Sabi ko sa inyo, dapat, why is mommy? Pero why is ba yun nag-excess baggage? Pero why not? O, di ba? Tatlong tissue din ako, magagamit din to sa bahay. Bumili din kami nitong Tokyo Milk Cheese na biscuits. This is, alam ko, ang flavor nito is, ayun, honey and gorgonzola. I think ito yung medyo classic. And then this one is porcini and gouda. Porcini. And isa pa ang ganito. Kasi ito, sobrang mahal daw nito sa atin. So, bumili na kami. Kasi doon nga eh, 500 na siya. So, what more, diba? Ayan. Individually packed naman siya. And last but not the least, guys, syempre, pagdating nyo ng airport, doon talaga kayo makakabili ng mga murang Royce. Bumili na kami. Kasi dito sa atin, nag-check ako dito eh. Parang, I think, nasa 650 to 700. Parang doon, it's just 350 to 400. Diba? Sobrang mura. So, bumili kami ng isang dark chocolate. We have two light chocolate to, alam ko, or something, sabi. Itong three na milk chocolate. Then, bumili lang din kami nitong, grabe to, Royce potato chip chocolate. Sobrang sarap kasi nito, as in. And, ang mahal niya dito sa atin, parang hindi lang 750. So, yan, bumili lang kami ng dalawa. Ayun, so guys, as mentioned nga, di ba? Sabi ko sa inyo, watch till the end kasi may surprise ako sa inyo. Ngayon, meron akong pag-giveaway for this video. So all you have to do is follow me on Instagram and then comment here na followed and then heart.
Tapos, mamimili ako and one of you guys will receive a few items from all this na napabili ko. So, sana nag-enjoy kayo. And kung nagustuhan nyo tong video na to, please don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you and until my next vlog, bye!